Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Padre. Ngayon ay ikalimang araw ng nobena sa karangalan ni San Antonio ng Lisbon at Padua, Santo Patron ng Bukasyon, at gayon din po naman ng mga nawawalang mga bagay-bagay. Ikalawang araw ngayon ng nobena sa karangalan ng banal na puso ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging ang mga tao na galing sa mga gampaning gawain sa kanilang mga hanap buhay, at yung iba naman ay papunta dahilan sa ang nature ng trabaho ay night shifting. At gayon din po naman ang iba pang mga tao na nag-a-accomplish ng kanilang clearance, academic requirements as the semester is about to end, maging yung mga patuloy na mayroong examinasyon kaugnay ng kanilang mga pag-aaral, pagtuturo, paghuhubog, at maging yung pong mga samo at dalangin nating iniluluhog kay Santo Padre Pio. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon.
awan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsasubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin. At iyo nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw. At Ama naming makapangyarihan, mag-umapaw nawa sa aming kalooban ang Espiritu Santo na nagbunsod sa Diakonong si San Efren para kumata ng mga awit sa pagdiriwang ng pagliligtas mo at para maglingkod sa iyo ng buong puso at sigasig sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na yon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano yon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael, "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel, nakamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungka ko siyang ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan na kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa ikbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Rael." Nagtuloy ang dalawa at narating nila si Rael. Sa may pintuan ng bakuran niya, una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Rael at ang wika, "Maligayang pagdating, mga kapatid. Tumuloy kayo." Dinala agad ni Rael ang dalawa sa bahay. Matapos ang pagkakakilala at pagkakumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salusalo. Bago kumain, samantala sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Sarias, hingin mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila ay narinig ni Raquel, kaya sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi sapagkat ikaw ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may pagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din. Ngunit bawat isa ay namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakaptan si Sara. Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan na ang kapasihan sa langit. Kaya kunin mo na siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay sa iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagawan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at binigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan.
Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulatan ay magpapatunay na ibinibigay na niya si Sarah kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos iandaan lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Matapos ang kasal at sila'y nagkainan, nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sarah at nanalangin si Tobias, "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, O Diyos, na sinasamba na aming mga magulang. Kapuri-puri ang iyong pangalan, dakila at banal, magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Siya dan ay tao na iyong nilikha. Asawa niyang Eva'y ikaw ang gumawa at binigay mong katuwang sa paggawa. Ang sangkatauhan sa kanila'y nagmula, di dapat mag-isa ang tao, iyong wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasa ko ngayon, di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay naway magkaroon ng awa mo't lakas habang panahon, nang hanggang pagtanda kami magkatulong." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos." Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nakukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ublibo sa may dulang anak niya. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kong ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya iuunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sisyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita kang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, lalupig ang kamatayan, naghindi na Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot sa Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa
sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng iskriba, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon na magtatakip silim na sa inyong lahat. Binanggit po dun sa pagbasa ang pinakamaikli na pag-aaras o engagement. Overnight laang, ano? At yun po ay kay Tobit at gayon din dun sa kanyang napangasawa, nakaanak niya. Ano, naalaala ko yung biro ng iba, saan ka ba hahanap ng sarap kundi sa kamag-anak. Yung alaman po, yun ay dahilan sa kalooban ng Diyos. Ngayon ay tayo ay very particular about relationship. Pagkat yung ibang relationship ngayon o karamihan ay transgression to the law of love. Kaya mahalaga sa atin na tayo ay marunong kumilatis. Ano ang tama, ano ang mali, what is true and what is false, and not overwhelmed as it were by ambiguity of goodness. Pakibigkas po nating muli yun. Ambiguity of goodness. Pagkat yung ating mga pagpapahalaga ngayon ay karamihan ay ambiguity of goodness. Mapanlin lang, nandun ang scam, nandun ang corruption. Kung wala kang equilibrium o harmony sa buhay. Kaya inasa alang-alang natin ang utos ng Diyos. 10 yung utos ng Diyos, pero yung mga namiminununong noon ay dinagdagan pa. 613 legislations and prescriptions. At sa ating makabagong mundo, durong daming batas. At ito po ay nagiging cargo cult. Pagbigkas natin muli, cargo cult. Mga batas na sa halip na makabuti sa tao ay pabigat sa buhay at pagkakabuhay ng tao. Pagkat mayroong batas para sa mga makapangyarihan at mayroong batas para sa karaniwang mamamayan. Kaya nagiging masalimuot ang ating lipunan. Mayroong kitang mga pinaggagawang aliwaswas, kasamlangan. Pagkat ang the very spirit of the law is for common good. Sabi natin,
the minimum requirements of the law is justice. Pakibigkas natin muli. The minimum requirements of the law is justice. Pero the fulfillment of the law is love. Pakibigkas natin muli. The fulfillment of the law is love. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong pag-iisip, ng buong mong lakas, ng buong mong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Eh tayo ay, kung umibig ay selfish, puro pakabig, walang pagbibigay o pakundangan sa ating kapwa. Kaya ang tao, nilikhang kawangis, kalarawan ng Diyos. Kaya iibigin mo at hindi pwede mong paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Palagi itong magkatandem. Ay ang problema sa ating mundo ay ang inapairal nating batas at inasabing in accordance with the law, pero minamanipulat, ini-exploit, binabaluktot natin yung batas. At nariyan ang dictatorship of relativism. Kung ano'y laang yung pabor sa ating sarili, yun ang gusto nating gawing batas. Pero pag ikabubuti ng ating kapwa, hindi natin pinaiiral. Kaya ang tanong, nasaan yung justice? Kaya very big question sa ating makabagong mundo, ang social justice, katarungang panglipunan. Hindi double standard justice. Kaya nga po yung imahen o rebulto nung may hawak ng tigbangan ay may piring sa mata. Para talagang balanse. Ay ngayon ay sulimpat ang tingin, ano, maski nga dun sa iyong kinakain, ay hindi balanced diet. Kaya nga, inahamon tayo na talagang iturol ang kung ano ang dapat nating tukdin. Kaya the very synthesis of the core values ng ating Panginoong Jesus ay kanyang ipinaliwanag. Hinalaw yung binanggit sa aklat ng Deuteronomy, maging dun sa Leviticus. Ano? Wherein, kung ikaw ay mag-aalay, eh, talagang siguraduhin mong ito'y dalisay. Katulad nung binanggit sa disposisyon ni Tobit, may dala pa siyang kagamutan na iuuwi sa pamamahay. Kasama pa yung kanyang napangasawa. Iniuwi, dinala sa kanilang tahanan ang wagas na pagmamahal, wagas na respeto at pakundangan. Mahalaga po sa atin, we feel at home with God and we feel at home with ourselves because of the core values that serves as our guide in our everyday manner of living. We are supposed to be conscious. Mahalaga tayo na mayroong kitang kamulatan at kamalayan para gawin natin ang kalooban ng Diyos. Pagkat sabi natin, sundin ang loob mo dito sa lupa kapara ng sa langit. Eh, ang problema sa atin ay meron kitang ibang agenda sa buhay na taliwas sa talagang niluloob ng Diyos. Ikaw ay nagadasal, pero yung iyon namang ugali, kabaliktaran,
para ding nagaanyaya magbayad kayo ng buhis. Ayun namang nagsasabi nun ay siyang number one hindi nagabayad ng buhis. So illogical. Walang equilibrium as it were. Ano? Walang consistencies. Pagkat merong kapalpakan na ay merong pang kabalasubasan o kasamlangan sa buhay. Kaya we must be enlightened by love. Sapagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. At ang definition natin ng kasalanan, sin is the absence of love. Yun po ang ating ipinapahayag. Naalaala ko yung katuruan din ng katekismo, Catechism of the Catholic Church, na hindi ino-overlook yung binabanggit sa aklat ng Biblia. At gayon din naman sa ating ginagawa at inuugali, inaasal. Pagkat ang ating Panginoong Jesus, ang katotohanan, siya ang ating daan, siya ang ating buhay. Pangalawang araw ngayon ng nobena sa Sacred Heart of Jesus. Kaya, how do we examine or diagnose our hearts, especially the pathologies of our hearts? How can you ascertain our healthy relationship with God? Nagbubukas ang Diyos ng kanyang puso at kalooban. Tayo rin naman, nandun ang pagtatapat. The tally with the disclosure, self-revelatory of God with us. Because the communion in love of God must be also our communion. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po ito sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kaburinya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan, kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglingkod namin sa banal na pagdiriwang sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa pagkadakilaang sa iyo ay likas. Ang pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang namulat sa ulam sa pilayay ng palakan at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na katatapos lamang pong mag-undergo ng surgical operation.
Kaya naman ipinagdadasal natin ang kanyang ongoing wellness, healing, nang patuloy siyang makapaglingkod sa ating pandaigdigang simbahan as presider of charity. At nagpiprepare din po siya for the upcoming World Youth Day celebration sa Portugal. At gayon din po, kay isa ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya. At gayon din po yung mga nasa iba't ibang ministries, lalo na po itong mga nasa ministry on family and life, advocacy for social justice and peace, non-violence communication, as well as advocacy for care, stewardship of creation, and promotion of human life and human dignity. At gayon din po yung mga nasa pook na naghahanda para sa possibility of volcanic eruption. Ano? Pagkat merong tayong tatlong active volcano dito sa Pilipinas na nasa alert level. Maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda, at mga hanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga manggagawa, mga nasa iba't ibang propesyon, at yung pong mga nasa field of academ, yung iba ay meron ng moving up, recognition and commencement exercises. Yung iba po naman ay meron pang academic examinations. Yung iba ay nagpi-prepare for board exams pertinent to the professions they wish to be. Maging yung pong mga naglilingkuran sa mga hospitals, clinics, at yung nag-aabyad ng mga may karamdaman, mga nakatatanda sa maralita nating tahanan. At yung pong mga medical personnel, doctors, nurses, orderly na naging bahagi ng ating buhay, yung mga isinasamo nating dasal kay Santo Padre Pio, and all prayers commended for our intentions, lalo na po ngayong ikalawang araw ng Nobena sa Sacred Heart of Jesus, Fifth Day Nobena to Saint Anthony of Lisbon and Padua. At yung ibang mga namamanata, kina Saint Simon and Saint Jude, pagka ganitong araw ng Webes. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at evening blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Dahil iyong dininig ang daing ko at paghibik, iyon nawang maulinig ang sumasamo kong tinig, poong aking iniibig. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
batid ko nga. At natanto sa kasulatan ng turo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita kundi rin naman sa pagsasagawa. Ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghang Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinisimula na ang gawain ng extension area sa gilid ng main charge. At hindi pong isinasagawa,
sinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais makibahagi sa paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Ostereya ay lugar sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan na sa ating panawagang Clay Go, Clean As You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Ostereya. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong nakasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Kaugnay nito ay pinapaalam sa lahat na sa Sabado, 10 ng Hunyo ay magiging 10:30 ng umaga ang ating healing mass at liturgy. Salamat po. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa timtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dubulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at ipanalangin mo kami para nagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa linggong darating po ay Solemnity of Corpus Christi, dakilang kapistahan ng kabanalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po sa mga parokya ay mayroong Adorasyon Nocturna Pilipina. Sumama po kayo sa Sabadong gabi, sa mga Vigil, Holy Hours at yung iba po ay meron ding mga pagpoprosesyon ng Santissimo Sacramento sa mga hayag na lansangan ng parokya. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong panalangin, pagmamahal, donasyon, tulong sa patuloy naming ipinagagawang bahay pari, na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at lalo na ang may karamdaman naming mga pari. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling.